aveva. Para naman ako nag-aambisyon at nangangarap na maging mistisa. Eh, hindi naman ako katulad ni Sholly, no? Kulay ulit pa ako siya. Eh, saan mo naman nakuha yan? Nampa. Eh, dyan po, sa lumang baol. Ay, siya nga pala. Tawagin niyo si Nansing at ibabaan niyo ang baol na yan at pagkatapos, sumugin niyo na lahat ng laman. Sumugin? Oo, bilis mo ba kayo? Sumuge! At isama niyo na rin ito, no? Pati yan, sumuge. Anay, kleta, oo, pati mo yan, sumuge. Ay, naku naman, kayo talaga. Matanda lang kayo, nabibili na kayo. Eh, kapalit yung juice mo. Iniwalan mo yan. Ayoko na. Sigurado naman po ako na yan ko naman si Nune, maasin ang tingla niyo. Helen! Ha? Ano naman? Yung tatawagan ba kita, magtutulad ka. Kailangan pa, sumigay na muna ako bago ko tumawag. Asa siya, ma? Kasama ni Dayo, ang pagkakaintindi ko, may pupuntahan silang burol. Burol? Bakit? Sino namatay? Yung kasosyo ni Amang sa traktora, si Mr. Pagdino. Baka inatake na naman. Ah. Yun ba? Sige. Gusto ko mo maging ligad mo ako. Taka sa inyo. Walang nakakatawa. Sa edad ko nito, magmamahal sa simbahan. Wala masama. Lahat ang makakakita sa akin magtatawa. At yung iba naman magtataka kung bakit sa itinagatagal ng panahon, ngayon pa natin naisipan na magpakasal. Sa palagay ko, hindi na importante yun. Importante yun sa akin. Dahil ayokong panghinayangan ang taong ipinili ko dito. Pero bakit pa? Bakit hindi? Gawa mo dito? Gusto ko lang makita kung laman ng kwarto mo. At, itong tapagal mo. Alam mo, may katiting na lipstick, eyeliner, wala ka. Hindi naman talaga ako nagme-makeup eh. So, paano ko nakapasok dito? Nakalakto ah.
at nakinansi ng duplicate. E di kinuha ko kay Nancy. Dahil nga, gusto ko makita tong kwarto mo. At yung kakadarong na rin. Bakit? Meron kasi akong bagong makeup set. Eh, nabigaluhan na ako ni amang ng birthday ko ng makeup. Pero halos hindi pa nababawasan yon. Kaya yung bagong makeup set, ibibigay ko na lang sa'yo. At meron din akong lalagyan ng pulbos. Kaya lang, meron naka-engrave na pangalan ko. Bibigay ko na rin sa'yo yon. Para lang sa ganun eh, magnaman naman itong tukador mo. Hindi naman talaga ako nag-makeup eh. Nangangati yung mukha ko sa makeup. Ba? Kung ganyan ang katwiran mo, paano ka gaganda? Alam mo, ang makeup, importante yan. Yung mga pangit, gumaganda. Tignan mo lang itong picture ng nanay mo. O di ba naka-makeup siya dyan, kaya nagka-itsura? Bakit nasama sa usapan ng mama ko? Dahil kinapaintindi ko lang sa'yo na dahil sa makeup, nagkaroon ng buhay ang mukha ng mama mo. At ganun din ikaw, magkakaroon ng buhay ang mukha mo. Kaya walang nangiligaw sa'yo eh. Ako magtuturo sa'yo ng pag-makeup. Dapat matutuhan mo, ha? Dahil gusto kong makita mo ang sarili mo na naka-makeup. Dahil ikaw ang magiging maid of honor namin ni Amon sa kasal namin. Yeah. Ano ba yan? Ano ba naman ang kamay mo? Malalahin ni Ma'am Clara, ito po yata yung kanyang trahe di boda eh. Akin na yan. Thank you.
bakit may sinunog ang papasal ko. Bakit? Bakit? Inloko niyo si Kamang. Kayo ni Dario. Kaya hindi dapat tutuloy yung kasal ninyo. Sa ayaw at sa gusto mo, matutuloy ang kasal namin. Sasabihin ko kayo, Mang. Sasabihin ko kayo mga dukot na yung dagawa ni Dario. Sige, sabihin mo. Hindi ako natatakot. Wala kang preba. Iisipin lang ni Ama na pinagsesalosan mo ako kaya sinisiraan mo ako. At kaya kong palabasin niyo. Lumayas ka! Lumayas ka din ako ang bahay na to! Salot ka! Salot ka din! Ikaw ang salot dito sa bahay na to! Ikaw ang salot ang inyong nanayay! Kayong dalawa! Bumibili pa kayo ng lalaki para kang patulan. Kailan na rin ako nangyari sa bahay na to. Marami na akong tinating dito na dapat ng kanilin na naiintindihan ko! Kailangan pakasalan mo ako, Ama. Kailangan maging legal akong Mrs. Nicanor Severio. Tagal mo na akong kinakasama. Kaya dapat lang napakasalan mo ako. Ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Inaksay ako ang kabataan ko sa'yo. Sinagat kita sa pagkalunod mo sa asawa mo na alam kong kailan man hindi mo minahal. Pakakasalan mo ako, Ama. Yan ang hinihingi ko sa'yo ang kabayaran sa pakinabang mo sa'kin sa loob ng 15 taon. Bakit po masigasig na masigasig kang magpapasal tayo? Bakit po pinipili mong maging legal na asawa ko? Dahil ba sa property na iniwan ni Shoni? Dahil ba sa magiging conjugal property natin yung kung sama-samaya? Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita bago ako babayaran kita sa lahat ng panahon na inaakala mo tinaksay mo sa akin. Anong kailangan mo? Siya nga pala. Ibigyan nga ako sa trabaho ko kay Ama. May nakita ako mas magandang trabaho sa Pampanga. Eh, paano kayong dalawa ni Clara? Alam mo, walang ni isa sa dalawa sa inyo ni Papa ang mapupunta kay Clara. Si Papa, para kay Mama. Ikaw, hindi ka para kay Clara. Para sa akin pa. Mang Clara, si Mang Hiling ho, matay! Ama,
Clara, nagawa ang tungo niya. Uminom ng insecticide, Ma'am Clara. Si Ma'am Phil, nagpakamatay. Relasyon ni Dario. Pumunta pa nga si Dario dito, nagpaalam sa akin. Pupunta lang siya ng Pampanga, doon na siya magtatrabaho. Sinisiraan naman ako ni Helen. Amang, naniniwala ka? Naniniwala ka sa nakbo? Kailangan ko umalis sa bahay nito. Siya katatahimik ko. At magkaluluwa ni Helen. Hindi. Para sinabi ko naman sa iyo, ibibigay ko siya... Sinabi ko na hindi! Namaramdaman ko na gusto kong paalisin ni Helen sa bahay na to. Sinumpa ko sa sarili ko. Mamamatay mo nang isa sa amin. At kailangan magawa ko muna ang dapat kong gawin. Hindi ko kasalanan lang, ha? Sumuko siya. Siya ang nagpakamatay. Clara, ano ba ang gusto mong patunayan? Ano ba talaga ang gusto mo? Kahit pa paano, nakabayan din ang asawa mo. Wala natin isa resisyon sa usapan. Matagal na siyang patay. Pero ang lamot na iniwan niya sa puso at isip at katauhan ko, hindi pa rin nawawala. Ano ba sinasabi mo? Nagpakamatay yung nanay ko dahil sa asawa mo. Wala kinagawang masisyonis sa nangyayari sa nanay mo. Alam ko hindi ko naniniwala. Pero yun ang totoo. Nagpakamatay ang nanay mo dahil ayaw niyang mabilanggo. Ayaw niyang makulong sa bilangguan dahil sa kasalanan na gawa niya. Anong kinalaman ni Sioni doon? Pinatay ng nanay mo, Yoma. Pinatay ng nanay ko ang patay ko dahil sa panunsod ng asawa mo. Siyak na taon pa lang ako noon. Hindi ko naiintindihan ang mga nangyari. Pero natatandaan ko. Kinukup kami ng asawa mo. Pero para paglaruan lang. Sinasabi sa akin ng nanay ko, gustong gusto raw ng asawa mo ang tatay ko, na dati niya yung ninyong tsuper. Hindi ko siya pinapansin. Yung pala tinutukso ng asawa mo ang tatay ko. Binili niya to. Binili niya kagaya ang pagkakabili niya sa'yo. Hindi totoo niya. Kaya lang, alam niya na hindi siya magugustuhan ng tatay ko. Hanggang sa, nasilaw ang tatay ko. Nasilaw ng pera ni Sioni. Nagkaroon sila ng relasyon. Masyadong nasaktan ang nanay ko. Nabiso niya to. Sandali. Nag-away sila. Narinig ko to. Nagkasakitan sila. Hanggang sa napatay ng nanay ko ang tatay ko. Sinubukan namin na tulungan ng iyong ina. Pero nagkasala siya sa batas. Hindi. Kailanman, hindi niyo siya tinulungan.
Dinigin pa siya lalo ng asawa mo dahil ayaw niyang mabisto na meron kayo, meron silang relasyon ng tatay ko. At nabugas siya ng kamay. Kinukot na ako. Pero nung mamatay si Shawnee, inangkin mo ako. Hindi bilang isang anak, kundi bilang isang asawa. Kaya kayo, kayo ng pamilya mo ang sumira sa pamilya namin. Wala akong kinalaman dyan. Oo, wala. Wala kang karapatan sumpatan ako, Ama. Hindi ko alam. Wala kang karapatan sumpatan ako dahil... Hindi ko alam, Ama! Tawa mo ang sumira sa amin! Hindi ko na sana dapat sabihin sa'yo ito. Pero marahil, dapat mo rin malaman. Talagang natutunan kitang mahalin. Mahalin? Kailanman. At hindi ko naramdaman. At pinura ko na rin ang pagmamahal na yan. Kaya hindi ako aalis sa bahay na to. Hanggat hindi mo ibibigay sa akin ang 50% na iniwan sa'yo ng asawa mo. Kulang pa yung kabayaran sa buhay ng nanay ko at sa moral kong sinira mo! Ayos, para mong tumayon. Oo. Sa'yo ito, di ba? Naripa ang pangalan niya sa contact na ito. Pero... Nakita namin to sa kasamang pinatay, si Dario Ligarte. Sumama kayo sa amin para ma-imbestigan. Pero binigyan ko lang kay Helen. Hindi ko pinatay si Dario. Amang maniwala ka. Wala akong kasalanan. Amang. Tulungan mo ako, Amang. Kaya na, Mrs. Ayoko. Namakay sa amin. Amang, ayoko. Amang, ayoko. Ayoko makunok. Amang. 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 Amang, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Hindi ko pinatay si Dario. Dinala na pumatay sa kanya. Amang, gagawin ko kahit ano, kahit ano. Amang, parang awa mo na. Ayoko makulong. Ayoko makulong, Amang. Amang, tulungan mo ako, Amang. Amang, parang mo gawin sa akin yan. Parang awa mo na, Amang. Amang.